Pero ispo na din kung makikita nyo mga kapadyak, ha? What's up mga kapadyak? Welcome back again sa aking YouTube channel. So sa video to ay magbabayjack tayo ng bagong Tosic Brandon Elite na 2022 model. Mamaya alamin natin yung specs niya, yung timbang niya, at kung sulit nga ba yung specs na naglagay sa kanya para sa presyo niya. Pero bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, masubscribe ka na at pakiturn on muna rin ang notification bell para laging updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabayjack natin. So tara mga kapadyak, simulan natin to. Alright mga kapadyak, so ito na yung bike check natin dito kay Tosic Brandon Elite na 2022 model. Titignan natin ngayon kung ano meron dito. Start na tayo dito sa kanyang frame. Yung frame material na ginamit dito mga kapadyak is aluminum alloy 6061 na triple batted. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang double tube dito, kanyang frame. Dito nakalagay yung kanyang brand name na Tosic. Ayan siya, matype yung kanyang frame na color red and black combination siya. Tapos sa kanya mga decals naman is glossy type na kulay black dito. Tapos dito na natin makikita pa yung nakalagay na kanyang bottle cage. Ayan, isa lang yan mga kapadyak, ha. Dito lang yan sa kanyang down tube. Sa kanya seat tube naman, dito natin makikita yung kanyang frame size na size small, size 16 inches yung kanyang frame mga kapadyak. Dito sa kanyang baby shell hanggang dito sa kanyang seat tube dito. Tapos sa kanyang wheel size naman, ito ay naka size 27.5. Sa kanyang ICR dito mga niya, sa kanyang down tube dito sa right side, dito kanyang down tube, dito nakapasok yung kanyang cable para sa kanyang RD. Pero sa left side niya mga kapadyak ay wala siyang nakapasok na cable. Pang 1x specific lang talaga ito si Tosic Brandon, no? Tapos sa kanyang head tube, yung kanyang head tube dito ay naka taper na rito mga kapadyak. Tapos may nakalagay na logo ni Tosic sa harap nito kanyang head tube. Siguro yung suko nito kanyang head tube ay nasa 44 to 55 mm. Ayan siya. Tapos sa kanyang pagka welding, pa smooth welding yan dito sa kanyang head tube, dito na sa kanyang seat tube. Hindi pa smooth welding yan, lalo-lalo na dito sa kanyang baby shell mga kapadyak. Ayan siya. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang top tube dito. Yung kanyang top tube dito ay Brandon na Brandon pa rin yung datingan. Makapal dito, tapos dito nakalagay yung kanyang Brandon Elite na model name. Meron din dito sa kanyang taas na kanyang down tube. Tapos sa kanyang mga decals naman, meron din dito. And yung kanyang Agile Ride Geometry na Tosic. And yung warning sign na nakalagay dito mga kapadyak, ayan siya. Okay, dito naman agad tayo sa kanyang seat clamp na ginamit sa kanya. Yung seat clamp na ginamit dito kay Tosic Brandon mga kapadyak ay naka quick release na alloy. Yung diameter nito ay 31.6, ayan siya. Tapos sa kanyang seat post is naka alloy na rin to. Tosic na brand din to mga kapadyak. May haba naman to na 350 mm. And 27.2 naman yung ayan diameter. Sa kanyang seat post ay magandang last na rin to dahil alloy na and naka setback na rin to. Ayan. Tapos mapunta naman tayo sa kanya saddle na ginamit sa kanya. Naka Tosic na brand na rin to mga kapadyak, ha. Ayan o, Tosic. Tapos meron siyang butas sa gitna. Yung kanyang cushion dito ay malambot dahil very comfortable na itong si saddle ni Tosic Brandon mga kapadyak, ha. Tapos sa kanyang release dito ay bakal pa yan para masiguradong matibay. Ayan siya. Okay. Dito naman tayo sa kanyang drivetrain setup mga kapadyak. Ito pala ay naka 1x12 speed. Ang laki ng inagree dito mga kapadyak compare sa dating Tosic Brandon na naka 1x8 speed lang. Tapos naka 1x na crankset din to. Tapos hollow tech 170 mm, forged alloy yung ginamit na material dito sa kanyang crankset. Tosic na rin to. Naka 104 BCD ito kanyang chainring dito mga kapadyak. And naka aluminum alloy 6061 yung kanyang chainring dito na 34 teeth narrow wide na rin to. Ayan o. Tapos sa kanyang chain na ginamit sa kanya is naka DYC na chain na pang 12 speed. Ayan siya, with BCD na rin to. Ito yung kanyang missing link mga kapadyak, ha. Naka 12 speed na missing link na rito. Tapos sa kanyang RD na ginamit sa kanya is naka Sienza RX 12 na RD, 12 speed na rin to. Tapos long cage, oversize yung kanyang pulley. Cogs is naka cassette type, 11 teeth yung pinamaliit. Yung pinamalaki naman niya ay 50 teeth na 12 speed. Ilalagay ko lang yung online ratio para malaman nyo rin. Yung palang ginamit na brand dito sa kanyang cogs is naka sunshine na cogs, kaya matibay na rin to. Tapos sa kanyang chainstay nito, kanyang frame ay may nakalagay dito na ito kanyang Tosic. And sa kanyang chainstay naman na may nakalagay dito na triple batted 6061 frame. Sa kanyang frame ay meron siyang chainstay bridge and meron din siyang chainstay bridge dito mga kapadyak. Ayan siya. Sa kanyang chainstay performance naman mga kapadyak, itong si Tosic Brandon Elite na may Sienza RX 12 na RD and 12 speed na cog, sunshine 11 to 53 yung kanyang ratio and DYC na chain with missing na rin to.
And naka 1 by na crank set, hollow tech. Ayan siya. Ito naman yung shifting performance, mga kabadyak. Tignan natin kung smooth nga ba yung kanyang shifting. Ayan siya. Responsive naman yung shifting, no? Kitang-kita pa lang. Medyo hindi lang nakatoto maayos, pero smooth na din kung makikita nyo, mga kabadyak, ha. Ayan, oh. Ayan siya. Mapunta naman tayo sa kanyang wheelset na ginamit sa kanya, mga kapadyak. Itong si Tosic Brandon Elite. Sa kanyang wrist tayo magsisimula. Yung kanyang rims na ginamit dito ay naka CNC double wall na alloy rims. Ayan, alloy na rin yan. Tapos sa kanyang spokes ay bakal pa na 32 pieces yung bilang nito kanyang spokes sa likod. Tapos sa gulong naman na ginamit sa kanya is naka tan wall. Ayan, napaaganda. Yung brand nito ay Chaoyang. Ayan siya, mga kapadyak, na may lapad na 27.5 by 2.10. Ayan siya, 27.5 by 2.10. Tapos sa kanyang inner tube is naka Shredder bulb. Ayan siya. Tapos sa hubs naman na ginamit sa kanya, yung hubs na ginamit dito is naka Solon na brand. Ayan siya, silvering alloy cassette type. At ito naman yung kanyang sound check. Dito naman tayo sa kanyang port na ginamit sa kanya. Yung fork na ginamit dito kay Tosic Brandon Elite, mga kapadyak, is naka air fork na, no? Yung brand nito ay Yuding 32mm na kanyang stanchion dito. Tapos alloy din to, mga kapadyak, ah. Yung kanyang lower legs, yung kanyang arc dito. Tapos yung kanyang travel is naka 100mm na travel to. Kaya expect na natin mamaya na magaan talaga itong si Tosic Brandon. Tapos naka manual lockout, ito kanyang fork. Tapos sa kanyang kabila naman is yung kanyang cup, kung saan nyo sa bibigyan ng hangin. Ayan siya. Tapos pang 27.5 yan, naka quick release na dropout dito. And naka 27.5 din na gulong dito. Sa kanyang spokes is bakal CNC double wall na alloy rims yung ginamit dito. And solo knob silvering. Ayan naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya. Yung brakes na ginamit dito kay Tosic Brandon Elite, mga kapadyak, is naka Seamers na hydraulic disc brakes. Tapos sinamahan pa to ng 160mm na rotors. Magandang lance na rin yan, 6 bolts na rin yan, syempre. Tapos naka quick release na skewer dito, mga kapadyak. Ayan siya. Tapos mapunta naman tayo sa likod. Yung brakes na ginamit dito ay naka Seamers din na hydraulic disc brakes. And 160mm na rotors. And yung kanyang rotors dito ay naka 6 bolts na rin siya. And quick release na skewer. And naka post mount na rin pala yung kanyang braking mount dito. Kaya magandang lance talaga itong frame nito si Brandon Elite. Dito naman tayo sa kanyang handlebar na ginamit sa kanya. Yung handlebar na ginamit dito kay Tosic Brandon Elite, mga kapadyak, is naka bakal pa na handlebar na Tosic na brand. Tapos may pagka-backshift siya na 7 degrees. Yung haba naman nito ay 720mm to 740mm. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang stem. Yung stem na ginamit dito ay naka Tosic na brand din to. 80 to 90mm ito ang kanyang haba. And grista na headset. Tapos may dalawang spacer dito. Yung isa naman ay pa-volcano type. Malamang sa malamang ay naka-silver na rito or naka-ball bearing pa. Ito kanyang headset dito. Tapos mapunta naman tayo sa kanyang undergrips na ginamit sa kanya. Yung undergrips na ginamit dito ay naka-rubber na undergrips na may bar end. Tapos sinamahan pa ito ng brake lever na Seamers para ito sa likod. And yung shifter na Senza RX-12 para sa kanyang RD. Sa kabila naman is yung kanyang Seamers din na hydraulic disc brakes lever para sa harap. And yung kanyang brake lever na may bar end. Kung pwede pa ito lagyan ng FD. Ayan. Ang sahod dyan ay hindi na pwede dahil wala lang siyang stepper dito sa kanyang frame. Sa setup naman nito kayo, mga kapadyak, ay hindi na kailangan ng FD, no? Dahil naka 1x12 speed na to. Kaya may pangaano na kayo dito at pampatag. Kaya okay na okay talaga to. At iba naman itong si Tosic Brandon Elite, mga kapadyak. Yung nakuha natin ay 12.79kg sa 27.5 na version. Siguro sa 29er version dito, mga kapadyak, ay around 13kg siya, no? Pero dito kay 27.5 ay 12.79kg. Anong masabi nyo, mga kapadyak? I-comment nyo na sa baba yan para pag-usapan natin dyan sa comment section. At yan yung bike check natin dito kay Tosic Brandon Elite na 2022 model. Anong masabi nyo sa specs nito, mga kapadyak, sa kanyang timbang na almost
12.80 kg para dito kay 27.5 na version. At yung price pa rin itong si Tosic Brandon Elite dito kay Naragsak Bike Shop ay ilalagay ko lang sa screen. At yung kanilang payment option para dito ay meron sa dito itong home credit na malapit na mag zero interest. Kung kaya nyo pang makapaghintay ng konti ay mas maganda, para zero interest na kung i-avail nyo ito sa tour home credit. At yung ibang payment option nyo dito mga padyak ay meron sa dito itong credit card, debit card, Visa, nag-accept din sila dito ng GCash. Kaya kung interested kayo dito mga padyak ay ilalagay ko lang yung FB page sa description box below natin and yung kanilang contact number. Kaya kung nagustuhan yung video nito, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-comment ka na rin about sa video natin for today. At mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel para lagi nga updated sa mga latest MTB dito sa market na mga binabay-check natin. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.